Nagkitang muli ang magkapatid pagkatapos ng maraming taon. Ang pagbabahagi ng pagkawala ng kanilang magulang ay hindi ang buong kwento, kundi nagbabahagi sila ng isang sikreto. Ano kaya ang kanilang itinatagong lihim? Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix! Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Black Panther na ipinalabas noong 2014. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang nagngangalang Emily. Simula pagkabata ay malapit na si Emily sa kanyang kapatid. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay pinaghiwalay sila ng distansya at abala sila sa kani-kanilang buhay, lalo na at namatay na ang kanilang mga magulang. Hanggang isang araw ay bumalik si Emily sa kanyang bayan sa Switzerland kasama ang kanyang kasintahang si Andreas. Nagtungo silang dalawa sa bahay na naiwan ng kanyang mga magulang. Maraming naiwang alaala sa bahay na iyon. Kalaunan ay naisipan nilang ipagbili ang bahay ng mga magulang ni Emily dahil palugi na ang kanilang negosyo. Kaya nais nilang makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahay at ibalik ang pagpapatakbo ng kumpanya. Habang ginagalugad nila ang buong bahay, dumating ang kapatid ni Emily na si Jacob. Tuwang-tuwa si Emily nang makita ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang taon. Sa tuwa, sinabi ni Emily kay Jacob na mas matangkad na ito sa kanya. Kinagabihan, dumating muli si Jacob upang makita si Emily. Nagtataka si Emily kung bakit siya pinuntahan ng kapatid upang makita siya sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, sinubukan ni Emily at Andreas ang kanilang makakaya upang makakuha ng kontak na maaaring bumili sa bahay. Ngunit pareho lamang silang bago sa lugar na iyon, kaya hindi nila magawang makipag-ugnayan sa mga buyers. Isang araw, bumalik si Andreas sa syudad at mananatili doon ng 7 araw upang makipag-ugnayan sa isang kliyente na nag-aasikaso sa problema ng kanilang kumpanya at may iwan lamang si Emily sa naiwang bahay ng kanyang ama. Nakita ni Emily si Jacob na nagpapahangin sa labas na walang pag-aalala. Maaaring mas matatag ang buhay ni Jacob kaysa kay Emily at siya ay isang professional skateboarder na nakabiyahe na sa ilang mga bansa. Nang hapong iyon ay nagtungo si Jacob sa palengke at doon ay nakita niya ang isang pahayagan kung saan nabanggit doon na ilang araw na ang nakalipas sa kanilang maliit na bayan ay mayroong isang itim na panther na lubhang mapanganib at posibleng nagtatago lamang sa likod bahay ng isang residente. Kaya hiniling ng lokal na pamahalaan sa mga tao na mag-ingat lalo na sa gabi. Habang patungo si Andreas upang makipagkita sa kliyente ay nadaanan niya si Jacob. Nakiusap siya dito na alagaan at tulungan niya si Emily habang wala siya. Ngunit malamig ang pakikitungo dito ng binata, kaya nairita naman si Andreas. Kalaunan ay umuwi na rin si Jacob. Samantala, naghahagis si Emily ng mga bagay na hindi naman kapaki-pakinabang. Tumating si Jacob at kinausap si Emily. Habang nagsisimula ang kanilang usapan, ay binanggit niya kay Emily na alam niya ang tungkol sa problema ng kanilang departamento at ang pagpaplano tungkol sa pagbebenta ng bahay kasama na din ang share ni Jacob. Pakiramdam ni Jacob na nagbago na si Emily at hindi na siya kinikilalang kapatid. Ngunit itinanggi ito ni Emily at sinabi niya na hindi niya maaaring kalimutan ito. Ngunit kung tutuusin, ayaw din ni Jacob at Emily na may hidwaan sa pagitan nila. Kalaunan ay ibinigay ni Jacob ang dyaryo tungkol sa impormasyon na pagkakaroon ng isang panther sa kanilang paligid dahil nais niyang mag-ingat si Emily at hindi gawing biro lamang. Nang gabing matutulog na si Emily, pakiramdam niya ay nag-iisa siya dahil wala si Andreas sa kanyang tabi. Kinaumagahan, umuwi si Jacob. Nakita niya ang lumang motorbike ng kanyang ama. Ngunit mukhang sira ito kaya inayos niya ang motorbike at isinama si Emily para mamasyal.
Masaya silang dalawa na magkasama sa isang maganda at kaakit-akit na tanawin. Sa araw na iyon ay ibinahagi ni Jacob ang kanyang nararamdaman para kay Emily sa pamamagitan ng pagsasabi na namimiss niya ito at sinabi rin niya na masaya siya ngayon sa piling ng kanyang ate. Sinabi naman sa kanya ni Emily na noong panahong magkasama silang dalawa, kasama ang kanilang mga magulang noong bata pa sila, ay ninanais niya mangyaring muli iyon. Kahit na may boyfriend siya at kahit si Jacob ay kapatid niya, ini-imagine ni Emily na sila ni Jacob ay mamumuhay ng magkasama katulad ng magkasintahan. Kalaunan ay magkasama silang dalawa sa kagubatan habang inaalala ang kanilang kabataan. Ngunit may ilang grupo ng mga kalalakihan ang lumitaw na sumisigaw dahil nais nilang hanapin ang Black Panther. Naisipan ng umuwi ni Emily dahil dumidilim na. Pagka-uwi, bago matulog ay nagpalit ng damit si Emily. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita ni Emily si Jacob at nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Nauwi ang dalawa sa maaalab na pagniniig na naputol ng ilang taong lumipas. Ang gabi ay naging mas madamdaming pagmamahal sa pagitan ng dalawa, kaya nangyaring muli ang ipinagbabawal na gawain ng magkapatid. Nagsimula na silang dalawa na palaging magkasama kahit saan dahil nararamdaman nila na hindi nila kayang mawalay sa isa't isa. Pakiramdam nila na pag-aari nila ang mundo. Kahit tawagin siya ni Andreas ay hindi sumasagot si Emily sa mga tawag niya. Nang makauwi na si Emily at Jacob, pagkaraan ng ilang araw ay may isang lalaki na balak bumili ng kanilang bahay. Ngunit nagbago ang isip ni Emily sa pagbebenta ng kanilang minanang tahanan. Hiniling niya sa lalaki na tawagan na lamang ang kanyang kasintahan, kaya sinubukan namang kontakin ng lalaki si Andreas. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto ni Jacob ang isang bagay. Ginamit lamang siya ni Emily upang pirmahan ang dokumento sa pagbebenta ng kanilang bahay. Kahit na nagpaliwanag si Emily ay naiinis pa din si Jacob, kaya iniwan nito ang kanyang ate na umiiyak dahil sa kanilang pagtatalo. Natakot at nagsisipa si Emily sa kanyang mga nagawa. Sa totoo lang, wala talagang balak na ipagbili ni Emily ang bahay. Ngunit dahil nangangailangan si Andreas ng pondo, ay pumayag siyang ibenta ang bahay na minana nila sa kanilang magulang. Kinaumagahan ay ginising ni Andreas si Emily at sinabing may nais bumili ng kanilang bahay, kaya kailangan ni Emily na maghanda upang makaalis dahil may ilang mga bagay pa siyang dapat ayusin hanggang tanghali. Kalauna nang papaalis na sila ay biglang sinabi ni Emily na ayaw na niyang lagdaan ng dokumento sa pagbebenta ng bahay para sa ilang kadahilanan. Maliwanag na iniisip pa din ni Emily ang kapakanan ng kanyang kapatid. Nais niyang iwan si Andreas at sundan si Jacob. Hindi na mahalaga sa kanya kung malaman pa ng kasintahan ang kanilang relasyong magkapatid. Napagtanto ni Andreas na may kakaibang relasyon sa pamamagitan ni Emily at Jacob, ngunit nagpa siya pa rin siyang makasama si Emily. Habang nasa daan upang makipagkita sa prospective buyer, si Andreas ay inihimpil ang kanyang sasakyan at may inasikaso saglit. Sa oras ding iyon ay nag-isip ng mabuti si Emily at nilagdaan ng dokumento kung saan ibig sabihin ay pumapayag na siyang ibenta ang bahay at itinago ang dokumento sa kotse bago siya tuluyang lumisan. Nang makabalik na si Andreas sa loob ng sasakyan ay nakita niya ang mga dokumento kung saan nilagdaan ito ni Emily at wala na ang kanyang kasintahan. Alam niyang hindi mahihiwalay si Emily sa kapatid niya dahil ito ay isang espesyal at ipinagbabawal na relasyon. Ang kanilang kalooban ay malakas at hindi mapaghihiwalay. Kahit na nabili na ang bahay ng kanilang mga magulang ay gagawa pa rin sila ng paraan upang magkasama silang dalawa. Marami pong salamat sa walang sawang panonood sa aking munting channel mga pa-like, comment at share na din.